Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Isang OFW naman sa Abu Dhabi ang gusto nang umuwi ng bansa. Ang dahilan, ginugutom na raw siya ng Foreign Recruitment Agency o FRA na may hawak sa kanya. Ibinalik ng Arabong employers sa Al-Zaim Brings Services ang OFW na si Nelly Oduka. Ang dahilan, overage na raw si Angeline at ayaw ng employer. Ang problema, wala ng employer ang gusto tumanggap kay Nelly. Nasa pangangalaga na siya ng FRA, pero ang ahensya hindi raw siya pinapakain at pinababayaan na. Bastos. Pakinggan natin ang voice recorded message ni Nelly. Basta ka dyan. Naka-agency ka pa rin? Hindi ko pa alam po kung kailan ako mag-flight kasi yun nga, naantay ko pa yung visa ko. Alright, kasama natin ngayon si Angeli Oduka, ang kapatid ni Nelly. Magandang hapon sa iyo, Angeli. Magandang hapon din po, sir. So, nasa FRA siya. Opo. Bakit hindi pa siya pinapauwi daw dito? Ang sabi po kasi sa akin ng agency noon, 2 weeks daw po. Saan ang agency? Yung doon? Yung dito po. Yung dito? Yung mga nagpaalis po sa kanya. Sino yung agency na yan? Balitao lang po siya, sir. Si Ma'am Leslie po. Siya po yung pinaka-boss nung dalawa kong agent dito sa ano, na nagpaalis sa kapatid ko. Okay. Tapos po, nung sinabi kong ganun na sabi, lagi nilang sinasabi na okay yung kapatid ko, tapos yun, ayaw po nilang ipakausap sa amin isang buwan na pong wala kaming contact sa kanya. Okay. So, tapos yung nagkaroon po ako ng chance na makausap siya isang beses lang po, yun po nakapagsumbong na po siya sa akin na kinakawawa daw siya doon, pinapahirapan. Alright. Sige ma'am, para mabilisan at agarang aksyon ha, ating kausapin si Josephine Tobia, Welfare Officer ng Overseas Workers Welfare Administration. Ma'am Josephine, magandang hapon. Good afternoon sa inyo. Magandang po. Ma'am, yung kanyang kapatid na sa abroad, sa Abu Dhabi, nasa FRA. Okay, so okay, medyo safe dahil tinanggihan na rin ng employer dahil medyo matanda na. Ang problema, ayaw pa siyang pauwiin, tapos hindi naman pinapakain. And then, itong agency dito, itong PRA naman, puro sabi lang, two weeks, sumobra na sa 2 weeks, ala pa rin hurong nangyayari din. Oo. Sige, we will check on yung, we will check on yung present, yung PRA niya, I should say, no? Opo. Para ma-verify yung ginagawa ng FRA na yan. Aha. Oo. At nang mapauwi din siya kaagad. Alright. Sige ma'am, para... ang gagawin ho namin, masamahan ho namin sa inyong tanggapan itong kapatid. Ano po, dala po yung mga dokumento at papeles para matingnan ho ninyo kung kailan ho pwedeng mapauwi ka agad ito. Yes, please. Alright. Salamat po, Ma'am Josephine Tobia. Thank you.